Partner Franco, may isa sa ating mga kapatid. Nakikiramay po tayo sa isa nating kapatid na nawalan na sumakadalang buhay na po dahil nga po dito sa ginawang paglusob ng mga kapulisan. So yan po ang nakakalungkot at meron din tayong mga nabalitaan, may mga hindi na halos makahinga, hindi na nahimatay dahil nga po dito sa pangyayaring ito na paglusob ng mga kapulisan dyan po sa KOJC compound. May mga nasugatan, meron din po mga pinusasan. Ha? May mga napaulat tayo na pinusasan dyan po sa KOJC compound. Alam naman natin, ito pong mga kababayan natin, mga missionary workers lamang po ito, wala po itong mga dalang armas di tulad po ng mga kapulisan na lumusob po dyan mismo sa KOJC compound. Nakakalungkot na ganito po ang sinapit nila na kung saan ang inihiling at hinihingi lang po nito ay isang maayos na pagsisiyasat. Yan po ang kanilang hiling dahil ang Kingdom of Jesus Christ po ay naturuan po ni Pastor Apollo C. Kibuloy kung paano po maging organisado, maging disiplinado at lalong higit sa lahat, maging malinis sa lahat po ng lugar dyan po sa KOJC compound. Kaya nakakalungkot na ito pong sinapit ng ating mga kababayan dyan ay talagang sobra, parang ano ba ito? May gobyerno pa ba tayo? May kapulisan pa ba tayo na nagsasabing to serve, to protect ang ating mga kababayan, mga sibilyan, na mga inosente. Nakikita nyo naman po yan at nakakalungkot talaga. Nag-iiyakan na ito mga missionary workers dahil meron pang nasa labas na hindi pinapasok. Imagine that, tahanan nila, pinalabas sila ng nitong General Torre na nangunguna dyan po sa ginagawang paglusob sa KOJC compound at hindi na pinapapasok. Imagine that, sa sarili mong pamamahay ay pinaalis ka at hindi ka papapasukin. Meron hubang ginawang illegal o krimen ito? Mga kababayan nating missionary workers na nasa nandyan po, nakatira sa mahabang panahon. Dyan po ang kanilang tirahan. Yan po ang KOJC compound ang nagsisilbi nilang tirahan. Kaya tayo ay nalulungkot at nakikiramay din sa lahat ng mga kapatid natin na kung saan ay sumakibalang buhay na ang isa nating kapatid, Partner Franco. Yes, before anything else, partner, makakasama rin po natin ngayong umaga, walang iba kundi si Attorney Marlon Busantog, ang matalik na kaibigan din po ng SMNI. Attorney, magandang hapon po at pagbati po muna sa ating mga kababayan, Rennie. Magandang hapon po sa ating lahat at una-una'y nakikiramay kami sa mga nasaktan at nabawian ang buhay dahil sa pag-atake na naman ng Philippine National Police sa may area of sa mga bahay-bahay ng ating mga kapatid na tribo at mga kapatid sa Kingdom of Jesus Christ diyan sa may Davao City. No? Na pinapanood natin ang news since this morning and we really see the abusive conduct of our police officers which is beyond and above what they are supposed to do in serving Warat Forest. Yes, maraming salamat, Attorney. At sa mga sandali ito, mga kabatid, mga kababayan, ay napaka-importante po ng bawat oras, bawat minuto na sinusubaybayan po natin ang nangyayaring operasyon dyan sa loob po ng KOJC compound. Kumbaga, dahil yan niya ay sinaraduhan nila. Binarikadahan po, attorney, partner, yan po, ganyan po katindi ang nangyayari po ngayon para ipagbigay natin ng kaalaman sa ating mga kababayan kung gaano po kahigpit ang kanilang ginagawa ngayon sa mga sibilyan. Isang question lang po, attorney, dahil marami po nagtatanong, lagi po nila sinasabi, marasyalo po ba ito? At napakalino po, attorney, pwede pong ipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano po ang marasyalo na ipinapakita nito. Unang-una, may karapatan ang mga polis na pumasok sa mga area kung sila ay mag-serve ng warrant of arrest, pero ito ay dapat unang-una reasonable. No? There's a reasonable ground to believe that a person to be arrested ay nasa area. And the use of force must be reasonable. And at all given times, the police officer must accord due respect to the rights of the person to be arrested. Ito nga dito sa ginagawa, hindi lang naman yung person to be arrested yung ginaganyan nila. Hindi binibigyan ng pagkilala sa kanilang mga constitutional rights, no? But these are members, no? Or may-ari ng mga bahay o tumitira sa mga bahay na nasa area ng Kingdom of Jesus Christ. This is clearly a violation of the rights of the Philippine National Police to implement a warrant of arrest. Una-una, yung area kasi na yan, may mga bahay-bahay eh. At sa ating constitution, may tinatawag tayong sanctity of abode. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng basta-basta pasukin ang mga bahay because that belongs to the person who has the right
to stay in that area, and that is very important. One of the most important rights in our constitution is the sanctity of abode of an individual. Kasi nirerespeto natin ang mga bahay eh. Kahit yung pag-aari at kung ikaw ay tumitira dyan, kaya hindi basta-basta papasokin ang pulis ang mga yan, babarikadahan. That is over and above the service of warrant of arrest. Opo, attorney, at para sa inyo po bilang isang abogado din, kami mismo ay nakakalungkot na itong ang mga missionary workers, sila na nga, sa kanila po yan, tahanan po nila yan. Pero ang nangyayari sa pinapatupad ngayon ni Tore ay nasa labas po ang ilan o karamihan po ng mga missionary workers at ayaw pong papasukin mismo dyan sa loob. Ito ho ba ay lehitimo? Kapag ikaw ba ay nagsiserve ng nagsisilbi ng arresta warrant, ikaw na ang may-ari ng lugar? Well, that is not, that is above procedures. Kasi unang-una, punta ka doon, kausapin mo yung may-ari ng tao if they are willing to allow you ingress to the property at bago ka gumamit ng dahas, no? Or necessary force in order to implement. Pero wala namang ganyan eh. Kasi pag tinanong ang QOJC kung gusto nilang pumasok, pinapayagan lamang, pinapayagan ng ating Philippine National Police. Pangalawa, ang the use of excessive force is determined by the circumstances of it. Unang-una, tingnan po natin, bakit kailangan mo ng libo-libong police para mag-serve ng isang warrant? Ginawa mo na yan at ang natamaan mo ay mga IPs na natutulog sa mga bahay nila, mga women and children, and other students who are within the area. Alam mo naman na never, no? Nung nag-serve ko ng warrant dyan, natitutukan ka ng baril. That's why yung pagkuha mo ng libo-libong police in order to serve warrant is clearly excessive in character. Excessive force po yan, bawal po yan. Opo. At, unless aminin ng police na kailangan talaga nilang ganitong pera kasi natatakot sila, no? Natatakot sila na sila ay hindi ko alam kung anong kinakatakot nila sa lugar, na sila ba ay papatayin, babarilin ng mga tao na sa loob. That's why they have to bring in more than 1,000 in full battle gears. Kahit tutubo kayo, may mga semblance po na yan ng martial law, ginagawa sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi paulit-ulit na yan, almost every day na yan, no, na nagkakaroon ng occurrence. So there's really a pattern on the part of the police in that area, no? Hindi naman sa lahat ng police in that area to intimidate and harass those who are residents of that area. They're not even harassing yung tao na subject sa warrant of arrest. They're harassing simply the individuals in that area. Kung tingin mo na mga tao na yan is obstructing the implementation of the warrant, then by all means you arrest them. Hindi ganyan na everyday na hinaharas mo sila at pinapasok mo sa mga ganyang oras. Alam niyo ba nang pag-serve ng warrant, dapat sinserve yan sa araw? Dapat sinserve yan sa araw unless, no, there's a grave reason as to why kailangan mo siyang iserve ng gabi. Unang-una, gumagawa ng kriminalidad ang tao serve mo sa gabi. So, ang pagpasok nila sa 4 o'clock in the morning is already a cause of concern, no? It's a legal question now. Kasi anong basis mo para pumasok sa area na yan? Unang-una, gumagawa ba ng criminal na activity ang tataong serban mo ng warrant of arrest. Opo, at kanina nga pong madaling araw para rin masundan ang ating mga kababayan na ngayon lang nakapanood at napanood itong video na ito, itong paglusob ng mga kapulisan. Nag-serve sila, nagpakita sila ng dokumento, attorney. Si attorney Israelito Tor yung nagtumanggap ng dokumento mula kay Tore. At doon, nakita, yung Pasig City lang pala ang nakalagay na address na ipinisinta nilang arrest warrant. Meron ding elsewhere. Ano bang ibig sabihin nun? Ano bang tinutukoy nung elsewhere na yun? Ang warrant of arrest kasi, you can implement it to any place in the country where the subject of the warrant may be found, no? Pero kung doon sa nakalagay mismo sa warrant is specific area, then you are only confined to that specific area. Hindi ko kasi nabasa yung document. But I'm sure kasi si Attorney Torian ay magaling na abogado naman yan. And there has to be a reason as to why sinabi niya hindi kami pumunta dito. Kasi hindi to, yung area nito is hindi to subject ng yung warrant of arrest. Opo, hindi ko alam kung ang hawak din nila, is it a warrant of arrest, is a search warrant. Mga ganyan kasi yung ginagawa nila is it's more of a search warrant eh. Yung pagbuksan mo yung mga pintuan, pagbuksan mo yung mga aparador, search warrant, that's not a warrant for arrest. Opo, kaya nga, ginigiit po ng legal counsel natin na hindi po valid yung kanilang paghahain itong arrest warrant dahil po doon. Pero itong si Tore, ang sinasabi niya, sa korte na lang kayo magpaliwanag. At hindi daw dito, doon sa Davao, yung panahon na mag-ano sila, didebate. Yun nga ang dahilan kung bakit sa pilitin niyang pinasok. Yung pinasok nila, itong kay OJC compound, although, hindi pala valid po. Pwede palang ganon? See, tingnan natin, nung pumasok ba sila, ilang oras sila dyan at may nakuha ba silang kahit isang subject ng warrant? Well, attorney, I just want to add up of what Jade was
also sharing to you, attorney. Kasi they gave this arrest warrant. And with that arrest warrant, yeah, it determines like the location where they're basing for them to execute all their operations everywhere there in the compound. Their basis there is the elsewhere. But according to how I remember to Attorney Torion, he said that there are at least parameters for them to execute on the private property. Mga kabahayan, may mga bagay na kailangan kayong sundin. Hindi yan, okay, we will use the elsewhere for us to execute, to penetrate every building, every houses, everywhere. No. Which is a violation. If, kasi may mga... Hindi ganyan yan. Correct, attorney. Kasi pag ganyan yung definition natin sa warrant of arrest, then we are violating so many rights. Yung sinasabi ko kanina, una-una sa mga bahay-bahay pa lang. Ang sinasabi kasing elsewhere, pag halimbawa nakita mong naglalakad no, sa may Kalinang Davao City, pwede mo siyang arestuhin doon. Or you have a reasonable ground to believe na nasa isang kwarto siya, pwede mo siyang pasukin doon pag pinayagan ka ng may-ari. No? Or pag ayaw kong... there has to be... This kind of situation is tinitingnan siya sa kanyang totality. Pero ang una munang tinitingnan dyan, number one, noong pag-service mo ng warrant of arrest, are you respecting the rights of the individual or the people around no, that area? Kasi dapat irespeto mo ang may-ari ng bahay, for example, or the person that is to be affected by the service of the warrants. Correct. Unang-unin, yan ay mandatory requirement ng warrant of arrest. Kaya hindi sinabi ni Tori na, oh, elsewhere, kahit saan, pasukin ko, kahit without any search warrant, pwede kong gawin yan. That is not warrant of arrest. That is susceptible to abuse of discretion. Pwede natin question yan. And more than that, that's grave misconduct on the part of the police. Kung itutuloy nila yung ganyan yung interpretation nila na basta may elsewhere, pwede mong kahit anong butas, pwede mong pasukin, sirain ang mga pinto. Opo, attorney. At yun ang sinasabi niya, papasok kami sa ayaw at sa gusto nyo. Yan po yung sinabi ni Tore. So maliwanag pa sa sikat ng araw, attorney, na walang maximum tolerance ang kapulisan. Una, walang maximum tolerance. There is no respect to the basic constitutional rights ng mga tao dyan na hindi naman subject ng warrant of arrest. Pangatlo, there is clearly the use of excessive force. At sa akin, hindi na to this is more than political in character na. Hindi na to yung simple na pag-serve mo ng warrant of arrest. Kasi hindi pa ako nakakita ng ganitong obsessive na pag-serve ng warrant of arrest. Kasi kung alam nila kung nasaan yung gusto nilang hulihin, puntahan mo lang doon if you arrest him. Yung ginagawa nila is there is no reasonable ground for them to believe na andyan yung i-arrest nila. Basta lang pinapasok, sinisira yung mga pintuan ng mga bahay-bahay, ng gate, magdadala ka ng libo-libong mga police, that is clearly intimidation and harassment. Opo, ikinokorek lang po natin yung mga sinasabi din ng tagapagsalita o mismo itong si Tore at ng tagapagsalita ng PNP. Na nagre-resist daw itong taga-KOJC. Malinaw po sa mga video na ipinapakita natin, willing po magpapasok ang taga-KOJC at hindi lang mo ito first time na nagsisilbi sila ng arrest warrant. Ang KOJC at ang mga attorney, mga abogado ay humihingi lamang ng pabor kung maaari lamang maging mapayapa, maging matiwasay. Pwede bang yung part ng KOJC, magsabi po sila, hihingi po sila ng pabor doon sa kapulisan na kung sana, kung magsagawa kayo ng pagsisiyasat, samahan kayo. At dapat bang sundin dapat at i-consider yon ng kapulisan, attorney? Una, tama naman yan. Hindi ka pwedeng sabihin ng polis na once na pinapasok ka sa area, hindi ka na papabalikin at haharangan. You have the right, no? Kasi bahay mo yan. Hindi naman ikaw yung subject ng warrant pares eh. So, meron kang karapatan na kasamaan ang polis at pag sinabi ng polis na pwede po bang buksan ang pinto ng bahay na ito at hihingi ng permiso or consent sa iyo. Kasi unang-una, hindi rin bahay ng nasa yung subject ng warrant of arrest yan. Halimbawa yung mga bahay ng mga IPs, kahit ganyang kaliit, tatanungin pa rin na pwede bang pumasok sa inyo, pwede bang kumuha ng consent. No? Only right there and then na sinabi na hindi ayaw namin at sinasabi nyo na that there's a possible ground obstruction of justice yan kasi naniniwala ka na andun yung taong kahulihin mo, then you can probably use the necessary force. Pero dito kasi hindi nila alam kung nasaan. Basta nilang pinapasok, sinisira yung mga pintuan, even without, no? Without the consent of the people who owns or is staying in the property. I remember yung last time na nagkaroon tayo ng interview sa SMNI. Basta tinadyakan yung mga pinto, pinasok, natutulog yung mga IPs, tapos tinututukan ng mga baril. That is clearly a grave abuse of that's grave misconduct on the part of the police. Criminal character ng mga yan eh. Violation ng constitutional right ng mga yan. Ngayon naman yung ginawa nila, papasok ka sa isang area na naman, wala ka na namang nakuha. Ibig sabihin, hindi palpak yung kayong, kung meron ka mang intelligence report, huwag natin tawagin intelligence, sabi natin report, kasi mukhang wala na naman, palpak na naman, ano naman yung nangyari? Hinaras mo yung mga tao, tinakot mo yung tao, nagdadala ka ng
nagdadala ka ng intimidation sa loob ng lugar na yan, hindi kasi sila na-feel yung mga trauma na na-feel ng mga tao dyan. Sinabi natin unang panahon, may namatay na dyan because of what they are doing. Ngayon, ginawa na naman nila. So are they accountable and they should be made accountable sa mga nangyaring I think the death of our brothers and sisters in that area. Opo, attorney. Dapat kasuhan natin yan. Oh. Kakalungkot talaga itong ginawa ng ni Tore na nangunguna po dyan sa ating mga kapulisan. Pasalamat lamang si Tore na itong mga taga-KOJC, mababait po yan. Wala pong armas na dala. Eh baka kung ibang tao po yan, ibang grupo, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya pag pumasok siya dyan sa pribadong lugar na yan. So ginagawa lang siguro ni Tore kasi alam niyang walang baril o ano dyan, mga bata at mga babae ang nandyan. At alam lang hindi lalaban, no? Kung talagang matapang si Tore, dapat gawin niya sa mga bahay ng mga ISIS, mga terorista, eh. It's very clear, no? It's very clear for me, looking from the outside, that there's clearly an abuse on the part of the Philippine National Police, Davao, in the service of the wildfires. No matter, no? Kahit gaano yung pagtingin mo kay Pastor, whether he is guilty or not guilty sa mga kaso, that's now the subject matter, no? Sabi nga ni Attorney Tore, that is now the subject matter of the courts, no? Anong ginagawa nila ngayon is plain intimidation and harassment. At hindi lang simply harassment kasi may namamatay na. There is really, on the part of General Tore na ipakita siguro na siya yung hari ng mga polis dyan sa Davao. Kasi no matter how nakausapin mo siya ng maayos, hindi pa rin siya umayos, sumagot. And he's not really showing to the people na kahit hindi si Pastor, yung mga tao dyan mismo, that he's a police officer, hindi siya nagkakandak ng sarili niya. As an officer and a gentleman, no, that I am a police officer, I'm here to protect you, I'm here to serve you. Walang ganun si General Tore, para siyang private army na lang kung gumalaw, no. He does not represent the best of the Philippine National Police. Correct ka, attorney. And also I want to backtrack also on what happened earlier before they conduct the operation. Kasi we have lawyers also. They're saying they're talking to Tore. At least calm them down sa maayos na negosasyon. Pinapakiusapan nila si Tore, General, kung maaari po na tumbasan din po namin na mga miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ, yung dami po ng mga papasok ng polis na maayos, na makapagsagawa po kami, na makita po namin, ma-videohan po namin, dahil di po namin alam yung mga gagawin po din ninyo. Dahil maaaring maraming mangyari sa loob without us knowing it, kung bigla kayong papasok, susugod, nakipag-usap tayo na masinsin na maayos. Pero what did Tore said? Ang sabi niya, attorney, ang sabi niya, hindi, sa ayon nyo sa hindi, papasok kami dyan, pumasok siya sa sasakyan. Yung sasakyan niya is yung gamit niya, yung sasakyan na pwede na to crash the gate. So that's a threat. So because of that, tayo nakipag-negosasyon tayo na mabuti. Maayos tayo. Attorney Torion negotiated very well in a peaceful manner. Pero the police, the fact that they are security forces that should be protecting every Filipino people, they showed the real verdugo there on that moment. Oo. Attorney, sabihin natin to sa Philippine National Police kasi this has been may repeated a call to them. If you look at the state of our crimes and criminality in our country right now, ang dami, the biggest concern of parents, the biggest concern for a lot of people are there's a lot of missing people, especially children. Correct. Ngayon, kaya ka nag-pull out ng mga security from VP Sara, no. Because you want more police visibility. Ngayon ang gagawin mo, mag-serve ka ng warrant of arrest sa isang tao, no? Na hindi pa man convicted and all the in the warrant of arrest is still being the subject of appeal before the Department of Justice and other courts. Magdadala ka ng 1,000 plus diyan sa lugar na 'yan. That is clearly an intimidation and harassment. Yung sinasabi niyong police visibility para sa pag-ano, wala niyan. It seems that you have this unreasonable obsession para mahuli si Pastor. Eh kung naman okay ang iyong intelligence report, makukuha mo naman yan, eh. Hindi ka naman pinipigilan ng kingdom. For example, ganito yung mangyayari dyan. Nakita nila si Pastor, andoon siya sa loob. Mahulihin mo. At yan, lalaban yung mga tao, no? Parang yung nangyari kay Ecleo nung siya ay kinuha ng mga polis sa dinagat. Hindi naman, eh, kasi wala kang nakita. Wala naman si Pastor na nakita mo at sinasabi mo nag-obstruct yung mga tao. Sabihin na pinipigilan ka na i-implement mo ang iyong warrant of arrest. You are not even at the point of implementing the warrant of arrest because the person to be arrested is nowhere inside. Nagahanap ka pa lang. Pag nagahanap ka, it is. But of course, the right of the people who owns the property na samahan ka kasi property nila yun, eh. Unang-una, wala ka namang karapatang pumasok sa property niya kasi okay. Private property niya. It's only with the consent of these people na papasok ka dyan. Correct, attorney. And also want to add up
na ito ang ginagawa nila, Attorney Marlon, especially yung pagko-conduct nila ng operation ngayon na sobrang dami. Ito nga yung naging dahilan. One of the things that we see, nakita ko rin na gusto ko lang bigyan din ito. Noong may nahimatay na isang manggagawa rin po sa loob, I'm not expecting na magtatawanan ng mga pulis. Magtawanan, I thought it was only Tori who have the gall, who have the guts for him like to have no remorse, you know? Wala talaga. Tinawanan niya lang, may nag-report kami, meron na pong namatay. Tumawa lang, as if like tila drama-drama lang daw. Tapos ako nakita ko, in front, doon mismo sa gate, na may nahimatay at nakuhaan ng shot ang mga pulis, nagtawanan. Anong pinapakita? Yan yung problema natin. That's why I think what's happening there sa pag-serve ng warrant for arrest is a black eye for the Philippine National Police. That is not how a professional and well-trained police officer should serve a warrant for arrest. Unang-una, you try that one time. You try that, I think, another one. And that you continue to be presence in that area. Tapos papasokin mo na naman siya ng ganun, bringing in more than 1,000 police officer. Kaya kasabi ko, hindi na yan that is over and beyond the service of the warrant for arrest. Iba na yung ginagawa ng mga police officer na yan. That is doing whatever they're doing is beyond the call of their duty. So sa akin, hindi na yan Hindi na yan simple issue of serving a warrant for arrest. There's an unhealthy obsession on the part of Tori. Siguro may na-promise sa kanya na gusto silang gawin dyan, no? Pero ang tanong talaga dyan is unang-una, anong nangyari sa intel report niyo? No? You have been there, no? Every day. Since for almost 3 months now, nasa paligid kayo, pinalibutan nyo yung area, hanggang ngayon hindi pa rin nyo makuha, no? Sabi nyo, may sighting, sabi nyo, may nakita. Bakit hindi nyo ma-serve yung warrant for arrest? Because I believe na kung totoo na nakita nyo si Pastor at pinigilan kayo ng mga ibang members niya, you have the right in all the world, no? To use that force necessary to implement the warrant for arrest. Pero ngayon na hindi pa lang yung sakira, naghahanap pa lang kayo, dapat be respectful, no? Of all the people around in the property of these people. Correct. Doon tayo nag-ano na At pag-usapan natin yung legality or yung procedure for warrant for arrest, kung anong dapat gawin ng mga police officer, clearly what they are doing is over and above or beyond what is listed sa kanilang operations manual. That's why many of our viewers are asking, even attorney, tatanong ko lang din po, is there other agenda more than just like looking for Pastor inside? Kasi ngayon po, nagkampo na po sila dyan. They're planning to stay there, the latest information that we received, like 3 days. Ito, nakikita natin sa video, attorney. Do you think it's like, kasi meron din po tayo. Umalis ka na dyan Ano bang ginagawa mo dyan? Your presence merely shows that you want to intimidate people. At sabitin pa yung tanong, sinabi mo kayo na, meron pa bang ibang motive? That is the reasonable and logical conclusion of what they are doing. Saan ka nakakita ng kanyang obsession? Halimbawa, yung head ng ISIS sa Pilipinas, yung head ng Abu Sayyaf sa Pilipinas, yung head ng Dawla Islamiyah sa Pilipinas, yung head ng Maoti Brothers, kung saan yung kampo ng Maoti Brothers sa Pilipinas. Do you see that kind of obsession, that kind of force that they are showing, that kind of yung kung gano'n sila katapang na ginagawa na kinampuhan nila ang labas ng bahay o mga kampo ng mga nalang huhulihin? It just shows na that there is something motivating these people that is beyond their call of duty. Wala na yan sa wala na yan sa manual ng mga police. Hindi na yan pagiging police ang kailang ginagawa. Opo, attorney, nabanggit mo nga yung call of duty o manual ng pagiging police. Hindi na natin isang tabi muna natin yung legal, pero doon lamang sa mandato nila na protektahan yung mga civilian. Nakita po natin dito mismo ang kanilang hepe na si Tore, wala na pong consideration, wala na pong puso doon sa mga kababayan natin. Alam naman niya na na-trauma na nga sa mga nakalipas na mga paglusob na ginawa nila. At ito pa, parang wala siyang pakialam doon sa mga bata, sa mga babae, sa maraming missionary workers na naapektuhan po nito. At may isa lang ang casualty na kumpirma. Ilan ay nahimatay at ang iba naman ay hindi makahinga dahil dito sa paglusob na nila. Nakikita mo kasi, siguro yun hindi nakikita ni Tore. Na ikaw ay namumuhay ng payapa for the longest time, tapos papasukin ka ng mga naka-full battle gear na polis, sisipain yung mga pintuan mo, they do not understand the psychological impact of what they're doing. Nung may mga namatay sa stress at nabigla, that was the subject of the Senate inquiry, hindi man sila nagpakita ng konting remorse or pakikidalamhati or pakikiramay, kasi ang mga ito ay mga necessary consequence of their action. Ngayon, nangyari ulit. It just shows, no? Yung takot nararamdaman ng mga tao, unang-una, hindi naman sila criminal.
yung mga taong nandyan. Pangalawa, wala namang warrant of arrest para sa kanila. Sila lang ay nakatira sa bahay na yan. And just so happened that they're also members of the Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. But they are also citizens of the Republic of the Philippines. They demand and they deserve to be accorded the full protection of their constitutional rights. Hindi sila pwedeng sipasipain yung pintuan, kinakaladkad, no? Tinatawanan kung hindi matay. That kind of is very unprofessional. It does not really represent what the Philippine National Police is. Alam natin maraming matitunan ng Philippine National Police. Ang tanong natin sa Philippine National Police, ganito ba ang Philippine National Police? Ito ba ang nakasaad sa yung mga manual, no? Pangalawa, nasaan yung intelligence funds nyo? Nasaan yung galing yung pagkuha ng mga intelligence? Kung wala pa rin yung IRS nyo, bakit yung paulit-ulit na nandyan? Correct. Opo. Yan, attorney. At ilan nga sa mga nagsasabi, ang sinisilbihan na ba ng kapulisan ngayon ay yung interes ng politiko, opisyal ng gobyerno at hindi na interes ng bayan? Well, for a lot of people, that's the question that's being asked. Punta tayo sa social media, ang tanong nila is, ano nang nangyayari sa Pilipinas? May martial law na ba sa Pilipinas? Bakit ganyan umakto ang ating mga police? The police who in the first place are has the duty and the mandate to serve and protect the Filipino people from any criminal activity. Hindi po ang police ang gagawa ng criminal activity, no? So yun yung tanong, kahit pumunta ka sa mga, no, kahit yung mga non-members ng kingdom, kahit mga ordinary citizens are now asking, why is this the conduct of these people? And they are looking at the possible angle. This could be politics. Because the administrator of that of the properties, the former president, which of course was the first person who said, no, hindi naman first person, the second person or the third person after Percy Lapid who said that the president is into drugs. No? So these are probable consequences. Kasi we are looking at the possible explanation kung bakit ganito ginagawa ni General Torre na hindi na aktong police ang kanilang ginagawa. At isa pang tanong, Partner Franco, ha? Sabi dito ng ating mga kababayan, atat na huba na kunin yung 10 million reward money, itong si Torre daw, o para maging hepe ng Philippine National Police. Kaya nga, ngayon, nagkukumahog at talagang obsessed na obsessed siyang kunin o hanapin ang kanilang subject. Wala naman tayong ano eh. In ordinary circumstances, no, we are wala tayong pakialam kung ang taong ang police ay obsessed siya para kunin ang kanyang subject, no? At maganda actually kung mga hinuhuli mo ay mga convicted criminals, convicted terrorists, at maganda na meron silang certain degree of na talagang gusto nilang kunin. Pero ang ginagawa kasi nila is hindi lang siya yung obsession. It's really, really unhealthy obsession that has transgressed the lines of harassment and intimidation. That for me is no longer the conduct of a police officer. Eh tama po na, dahil sa nakikita ng mga tao dyan, nakikita ng mga kababayan niya, mga kaibigan natin dyan, kaya sila natatakot. And Torre has to understand this one, na ikaw Torre, dapat dahil sa pinagagawa mo, natatakot yung mga tao sa'yo. And you keep doing it again, the more reason na matakot ang mga tao sa'yo. So the more reason na sila magkaroon ng stress at nangyayari nga dyan, di ba? Nakita niyo may nahihimatay na sila because that's their property. They're trying to protect the sanctity of their property. They're trying to protect the sanctity of their abode, of their home, no? Kung saan sila ay nakatira. So I really think that it is but right for the Filipino people to ask what really is the motivation and motive of General Torre. Kaya ang tanong natin, General Torre, police ka pa ba? Bakit mo ginagawa yan? Yes, bakit mo ginagawa yan sa mga tao? Isipin mo naman yung mga taong nakatira dyan, may mga namatay na. Bakit ganyan ka pa rin ba? Unlike the father of Marcos Jr., no? The Marcos Sr., he had a clear declaration of martial law. But what's happening to us, some of the information that we receive, like this could be a possible way for this administration to put this martial law in a national scale for his term extension. Is that possible, attorney? That is a possibility. That is, ano kasi, kaya ang tanong kasi ng bayan is, why is it happening in this scale and in this manner? No, it's more than, kasi iba na yung ginagawa niya. So tayo nagtataka, ito ba ay pasimula ng martial law? Ang Davao ba ay ginagawang experiment para kung nakita nila, napakita nila na kaya nilang gawin ito sa Davao, gagawin nila ito sa buong kapuluan? These are legitimate questions from the citizens who had been scared by what the police are doing in Davao. Parang nakita nila na kung nagawa nila sa Davao, ano kaya ang susunod? Baka sa Metro Manila? These questions are legitimate questions. Kaya dapat yung masagutin din ni Torre na ipakita niya na ang ginagawa niya is a legitimate, simple legitimate police operations. Because what we are seeing
from what we are seeing, it's more than that. No? Hindi na siya simple police operation. Correct. And I also want to stress this, Attorney Marlo, no? Like, of what is there, like what you said, it's like a lab. It's like a laboratory dito sa Davao. Like testing if there anyone or even a local politician or a national senator or congressman that can speak out. So far, we haven't heard anyone that is, you know, earlier, sila former mayor, Mike Rama, ng Cebu. Pero so far, like people here are flowing yung mga messages nila, they're looking for the one that should be also responsible, who's taking care of that particular Davao City. They're asking for at least, di ba? Kasi mga taga Davao din po yan, Davao City po yan. Minahal po namin, lahat po yan taga Davao at wala po nagawang mali at tumulong po yan yung mga kababayan po natin dyan sa loob ng KOJC. Magbigay po kayo ng kahit isang paglabag sa batas na nagawa po niyo. Wala po yan at tumulong po yan para mapabuti ang Davao City. And of course, di ba, bilang isang government official, di ba, karapatan din po ninyo na at least, di ba, makapag, dahil nasasakupan po ninyo eh. Ano po ba ang dapat responsibilidad ng isang local government official, attorney? Dapat puntahan nila yan para makita nila walang abuses na nangyayari, because it could escalate to something worse. It could escalate to a level of violence. Remember yung nangyayari nga kay Ikleo, no? When he's being arrested, I think, in earlier, medyo ano, mga 10 years ago, maraming mga namatay. And we do not want that to happen. Kaya ang nire-reiterate ko kanina, whether you agree or not sa mga religious affiliation ng mga tao dyan, unang-una, they have the constitutional rights accorded to each and every citizen of the Republic of the Philippines. They are citizens of the Philippines, in that si General Tory has the responsibility and duty to protect the rights of these individuals, na hindi niya basto, simply bastusin lamang dalhan ng mga libu-libong pulis na naka full battle gear sa isang area ng paaralan, sa isang area ng place of worship, sa isang area na pulos maraming bata ang nakatira. Kasi kahit anong issue mo, these people have the same rights, no? As any ordinary citizens of the Republic of the Philippines, and they have the same rights, no? Na i-demand sa pulis na dapat ito yung gawin niyo sa amin. And yung nangyayari dyan, so I think that the local government should visit the area at magbigay ng mga declaration to reassure the people there na we are doing what we can to resolve this issue. We do not want na mag-mutate pa to something which we do not like. E paano pag at the end of the day, na-realize ng mga tao dyan sa kingdom na or yung mga IP natin dyan na ito na naman tayo, paulit-ulit na lang, walang tumutulong sa atin. Pinapasok yung mga bahay natin, sinisira ng para tayong mga hayop. E di lumaban na lang tayo, no? Kasi walang tumutulong sa amin. Yung polis mismo na dapat na tumulong sa amin, na mag-protect sa amin, sila yung gumagawa mismo. So ano yung gusto mong gawin? Magtawag ka ba ng NPA? Or sila mismo ang gagawa? Sila ang lalaban? Because every Filipino has the right to protect their abode. Meron silang karapatan ipagtanggol, no? Using necessary force, their place of worship, their place of yung kanilang bahay mismo, yung mga tirahan nila mismo. Like for example, attorney, linawin ko lang din. Like, imagine, 2,000 na mga kasunod or more ang ipinasok sa loob ng compound na kapulisan executing some actions that they say it's more than, you know, overkill, because they execute in the back of the fence, in front of the gate, everywhere there. Kaya may mga nasaktan, may nasugatan. And imagine the dami ng kapulisan. Like, it should be some number. Yeah. The number of police officer, the manner of which they serve, yung mga daladali lang baril, no? Yung mga naka full battle gear, these are distinction in qualification of how can we define what is excessive force, and second is the absence of maximum tolerance. These are two languages na dapat ay nakatatak sa utak ng mga police, no? In all other situations, hindi lang sa pag-serve ng warrant of arrest, na in fulfilling their mandate and duty to serve and protect the Filipino people, dapat naka-maximum tolerance sila dyan. At unang-una, bawat silang gumamit ng excessive force. Yes, bato-bato sa langit ang tamay, huwag bagalit, attorney. Matamaan ang langit ang mga yan. Yes, attorney. Okay. Pero hindi po ba dapat na magsalita rin po sila sa nangyayari ngayon na sobra-sobra? Like, umpisa natin sa ating local government officials.
Sa nangyayari po ngayon, hindi po ba nila responsibilidad na at least yung ginawa pong pagsalakay na ito ay sobra-sobra, may namatay na po eh. Dapat talaga, no? The city of Davao, in the last time narinig natin nagsalita si Vice President, no? But I think that there should, it should be reiterated and at this point, we should demand accountability from the national government. Kasi noong unang ginawa nila yan, nagkaroon ng suspension of police officers. Maraming na suspension sa initial na ginawa nila yan. And then, while they are on leave, na-investigate sila sa use of excessive force. Ito naman, ginawa na naman nila. So I think that may nag-uutos talaga dyan na gamitin ating mga police. I believe, siguro majority ng mga police natin na pumasok dyan are just following orders, no? Yes. Mm-hmm. They're just simply following orders. And I know that order is ano, kung ano man yan, naggawin yung mga ginagawa nila, that is an unconstitutional order, no? Opo, attorney, ay isa-isahin natin itong ano, para lang din masundan ang ating mga kababayan. Una, nabanggit natin yung utos ni Torre na huwag papasukin yung mga missionary workers dyan sa loob. Yung nasa labas ng compound, huwag nang papasukin. Pero yung nasa loob na gustong lumabas, ay hinahayaang lumabas. Isa po yan sa mga nakita nating paglabag dito. At meron din, during the yung pagsisilbi pa lang, o paghahain pa lang ng arrest warrant kaninang madaling araw, doon sa harap, sa likod naman banda, abay, sinira po yung mga bakod, attorney. At ang ilan nga sa mga kababayan, syempre, dapat yung dumaan, di ba? Dapat sa tamang proseso yung pagsisilbi. Ang ginawa po ng mga kapulisan sa likod, abay, nag-shortcut. At sinira ito, nakikita po natin sa video. At marami po sa mga missionary workers po nasugatan dyan. At ang ilan, pinusasan pa. Ano bang masasabi mo dito, attorney? Bawal yan, bawal yan. Kasi habang nag-negotiate ka sa loob para, kasi mandatory yan eh, you should ask the people who owns the property kung pwede kayong pumasok at manghingi kayo ng consent. Dapat yan. Pero yung ginagawa niya sa habang nag-negotiate kayo sa consent sa harap, pumapasok na pala sa likod, ano yan, that's a criminal action. Trespassing na yan. Opo, kahit hindi na natin banggitin yung ano, yung pag-uusap o negotiation sa harap, sa pangalan lamang ng maximum tolerance at alam nilang walang mga hawak ng baril ito dahil sa mahabang panahon, naka-casing sila, alam na alam, may mga drones yan, alam na alam nila yung lugar, yung mga tao nasa loob, alam na alam nila dahil may mga dissident na kanilang kakunsyaba dyan, talagang walang kalaban-laban ang mga missionary workers. Pero dahil walang maximum tolerance itong mga kapulisan, sinira po nila talaga at pinusasan, nasugatan marami pong mga missionary workers. Tama naman. For the missionary workers, kasi pag bahay mo yan, you have the right na ipagtanggol mo ang bahay mo. That there's a necessary, it is a part of your right to defend your property kasi private property yan. At yung ginawa ng kapulisan na bigla lang sirain yung mga gate, no? Na hindi man lang paalam kung kasi bakit mo sisirain yung mga ano niya kung sabi naman ng missionary pumasok po kayo, pwede po kayong pumasok dito, samahan ko lang po kayo para kung may gusto kayong buksan, bubuksan namin. So ang pinag-usapan natin dito is hindi na simple police operation, hindi na simple violations. I think yung naobserbahan natin, there's really a willingness, no, on the part of General Torre to circumvent and actually not obey the operations manual ng PNP. That's, I think there's parang pakita ko sa inyo na kung sino man yung gusto nyo pakitaan, pasikatan, na ito yung kaya kong gawin. Ako yung batas dito. Oo, at nakakalungkot din, attorney, dahil hanggang sa ngayon, abay, nandoon pa, ginawang parang camp house, campsite itong KOJC compound. Marami nga sa mga kapulisan ay nagtatambay na lang. Itong mga kapulisan natin, nakikita naman natin, pagod na pagod. Talagang pinaghandaan nila ng matagal at dyan ginawa nilang campsite itong KOJC compound na wala naman silang nagawa. Sa dami nila, dapat patuloy sila naghahanap doon sa mga subject na hinaharap nila. Sa halip na magtambay sila, nakaupo, nagsiselfo ng iba at natutulog. Asan ang trabaho? Bakit hindi kayo nagtatrabaho? Diba, attorney? Dapat umalis sila dyan. Upon the service of the warrant, nakita nila yung walang tao. Wala yung taong hulihin nila. Umalis sila dyan because that is private property. That's private property, dapat umalisin. May karapatan ang mga tao andyan na paalisin ang mga polis na yan. Opo, at ang malinaw dito, lahat ito ay mananagot sa batas. Correct. Well, dapat. Correct. Speaking of mananagot sa batas, partner, no? Since attorney, they're not respecting the Bill of Rights, even the legislative body where they conducted a hearing last week, the Senate hearing, that they will not use any more excessive use of force. What kind of caliber that we should bring now into the table?
since they were not respecting anymore sa mga batas. What are we gonna do now, attorney? Eh wala naman po sila para sinusunod na batas. Yun yung tanong natin ngayon, basta tingnan mo, yung last na hearing nila sa Senate, sinabi nila na hindi po kami gumagano ng ganyan, pinafollow namin ang manual namin, wala pong nangyayaring ganyan. Nagsabi pa si Abel sa titignan ko, pumunta akong area para wala mangyayaring use of excessive force, magkakaroon tayo ng maximum tolerance. Pero ginawa nila, they just simply showed disrespect to the Senate, disrespect to the people that are living in that area, disrespect to the people of Davao, and to the city government of Davao. Yun ang magandang tanong ngayon, kapatid na Franco. So yes. What are these people expecting from us? Yes. Pag ina-expect ba nila lalaban tayo, yun ba yung hinihintay nila? Correct. That's exactly the point. I think they want to push us into our limit, where they want us to fire back against them. I think that's what they wanted to do, but hindi magagawa ng isang kingdom citizen po iyon dahil itinuro po ni Pastor, kahit patayin niyo yan sa harapan po ninyo, ay susunod at susunod po yan sa batas. Nakita po nila kung gano'n po kamasunurin ang bawat kingdom citizen sa loob. Kahit pinusasa nila, pinadapa nila, inupaka nila. At lilinawin ko lang po, attorney, ngayon, isa pong lalaki na nasa edad na 50 ang namatay, kumpirmadong patay. Ito po ay sa pagsabog ng tear gas, kasi nagpasabog po sila ng tear gas sa kanilang paglusob sa loob kung saan may mga inatake po sa puso. 4 po ang naospital sa severe heart attack. 26 ang sugatan na papunta rin po sa ospital as of ng earlier 152. Ganito po ang nangyaring paglusob ng ating kapulisan. Gumamit po sila ng tear gas, attorney. Ganito po katindi ang kanilang ginawa. Bakit gumamit ng tear gas? Ang daming mga bata dyan, ang daming matatanda na may mga nakakanta talaga. Grabe naman yan. Bilang isang Pilipino, nakikirami po kami sa pamilya ng mga nang namatay, yung mga pamilya ng mga nasa hospital ngayon, hindi po yan gawain ng isang matinong polis. At kami po bilang fellow citizen of the Republic of the Philippines, nakikirami po kami sa inyo. Yes, maraming salamat, attorney. Pero isa sa mga bagay na hindi natin dapat... Parang taro talaga si Tori na yan, no? Parang wala talagang pakialam sa ano. Dinadala pa naman yung institusyon ng mga polis. Totoo. Nakakahiya sa mga ibang polis yung ginagawa ni Tori. Kung ano man yung personal na ambisyon ni Tori dyan, nadadala niya yung institusyon ng polis. Nagagawin niya yung mga ibang kapulisan sa kanya kung anong pinagagawa niya. Totoo yan. He should be made accountable to that. Hindi ba... I mean, can you believe that? May namatay tapos wala lang siyang pakialam. Tumatawa pa. Correct. Yun nga ang sabi natin kanina, attorney, walang puso eh. Itong Tori na ito na lumusob dyan, hindi niya kinukonsider itong mga kabataan na natroma na doon sa mga una nilang ginawang paglusob dyan. Hindi ba niya kinukonsider yan? Yung mga babae, yung mga matatanda, yung mga missionary, walang na walang kalaban. Kaya sabi ko, nako, walang puso ito. So saan ba ito pumapanig? Ito ba'y nasa demonyo na? Kasi kung may puso yan, hindi niya gagawin yan eh. Ang problema kasi kung private army yan, pwede tayo sa'yo magalit, maghanap tayo ng kakampi. Ang problema kasi police mismo ang gumagawa. Ang pinakamasaklap nga po dito, attorney, dahil may mga maayos po tayo ng mga commander ng kapulisan sa Davao City na very peaceful, bakit po tayo naglagay ng mga police that will take charge who have a shady track records? Very shady track records. Maranta. Baka kaya nilagay si Tori dyan. Yun yung mga katanungan namin na dapat matanong. Kaya nilagay si Tori dyan kasi alam nila yung karakter ng tao na yan. Pero attorney, ito lang nakikita natin. Marami po sa mga kapulisan nakikita natin, hindi po masaya sa ginagawa po nila. Napipilitan, ramdam mo yan eh. Yung mga pulis nakikita natin sa mga larawan, gusto man nilang sigurong ayong gumawa, pero talagang nahihikayat sila, nagagawa nila ito dahil sa utos mismo nitong Tori na to. At kung sino pa ang nasa taas pa ni Tore, attorney, meron ba magagawa yung mga ordinaryong kapulisan pagdating kung nakikita nilang parang mali ata itong ginagawa namin? Unang-unang kasi, di ba, parang in order na magkaroon ng peace and order, dapat may hierarchy sa police at tinatawag nilang chain of command. At dapat hindi ka magtanong kasi kung halimbawa may sinabi at hindi mo ginawa, baka kasuhan ka pa ng insubordination. Maliit ka kung police pa lang, kung nagagawa nga nila ito kay Pastor, sa tao ng Davao, paano sa isang simpleng police officer. But sa ating batas naman, if you know and you are sure that you are given an illegal order, you have the right not to follow it. Pero siguro sa tingin ng mga police na ito, mag-serve kami ng warrant of arrest,
This is a part of our duty. Kaya this responsibility talaga ngayon ay nasa kinatori kung sino ang bibigay ng order. Opo, at may balita pa tayong natatanggap dito na si Tori na ang nagde-decide kung sino ang papapasukin doon mismo sa compound. Eh merong mga, alam mo yung civilian na gustong papasukin dyan sa compound. And parang mga pulis ito na nag-ala civilian lang ang suot. Ito, ipinapakita po natin at gustong pumasok. Ito ba ay para sa inyo? Ano bang dating sa inyo? Hindi pwedeng hindi ka papasukin kasi bahay mo yan, private property mo yan, walang karapatan. At hindi kasama sa warrant of arrest, napapalabasin, papasukin yung mga may-ari ng place. Hindi pwede yan. Oh, pero ito, attorney, ito po. Unless pinipigilan ng police na maghanap or pinipigilan nila mismo, but for in the first place, bakit ayaw papasukin yung may-ari ng area? Ito ang kahit hindi man may-ari ng area. Opo, nakakalungkot din, attorney, dahil alam mo itong mga nagdadamit din na tulad ng nasa KOJC. At hindi po taga KOJC ito, ha. Itong pagplanong pumasok diyan sa loob, mag-spy yata itong mga ganitong individual na naka-maskara o naka-mask. Alam natin, napakadelikado kung ito ay papapasukin mo na hindi naman taga KOJC, hindi naman missionary worker, pero hindi natin alam kung saan galing itong mga taong ito. Oh, no. Private property niyo yan. Hindi pwedeng sabihin ng ibang tao na ikaw pumasok, kahit ikaw hindi pumasok. Yung mga individual na yan, nakala mo mga members ng QGC na hindi pala. Eh, siyempre, pag sinabi ng QGC na sa amin to, bawal kayong pumasok. Bawal silang pumasok. Correct, attorney. Sa sitwasyon po ngayon, attorney, kanino po dapat humingi ng tulong ngayon? Ang KOJC, since ganyan na po ang ginagawa ng security forces sa atin, sino na po ba ang hihingian ng tulong ng mga Pilipinong inaapi? Ino-oppress na napakalinaw. Saan na po ba sila pupunta? May namatay na, patuloy ang pang-aabuso. Yung ginagawa ni Tori ay talaga naman sobra-sobrang paglabag sa batas, pagpapapasok ng kanilang mga tauhan, at ikulong yung mga miyembro ng kingdom. Bawal daw sila pwede silang lumabas, pero bawal magpapasok. At dadagdagan ko lang, attorney, dahil may kapapasok lamang din na impormasyon ngayon, sinabi po daw ni Tori na hindi po sila aalis sa lugar hanggat hindi nila nahahanap yung kanilang mga subjects. Ay, hindi naman pwede yan. Magsiserve ka ng warrant of arrest. Hindi ka, antayin nila kung nasaman si Pastor pag galing na so pumunta dyan para doon sila aalis. Ngayon pa lang ako nakarinig ng ganyan na kami ay nandito hanggang hindi namin na-aresto. Grabe. Pa talaga itong si Tori mag-isip. Ang sagot ko sana sa tanong mo kanina is, dahil meron tayong chain of command, kung si General Tori ay ganyan yung ASTA, pupunta tayo sa Police National. Pero alam naman natin, or sa DILG, yeah, na merong power of supervision sa, yes, sa mga police, pero wala naman. Di ba? Kaya siguro manghingi tayo ng tulong sa sa LGU kung ano pwede lang gawin. At tayo manghingi ng tulong sa, I think at this point, sa mamamayang Pilipino na tignan ang nangyayari sa loob. They will look at what's happening. No? Dahil kahit tayo naman iba-iba yung religion eh, but as a fellow citizen of the Republic of the Philippines, isipin mo na lang na ito ay nangyayari sa lugar nyo, sa mga kasama nyo, sa kapatid nyo, sa kamilya nyo. No? And I feel that they will feel the same way. Kaya ang problema ngayon, saan kayo pupunta? Yes. Attorney, may papakita po kaming larawan na kung saan may patch ng American flag ang isang sundalo. Can we show it? Ito talaga, nakakagula. Dahil yung ilang kapulisan po, attorney, may nakikita po tayo na naka-uniforme nga, pero yung nakalagay po sa kanilang harapan, American flag. Aba, hindi ito mga Pilipino ba? Mga Pilipino ba ito o Amerikano? Ayan po, attorney. Iba na yan, no? Ito yung sinasabi siguro ng Vice President na the interest of what they're doing in Davao is not the interest of the Filipino people, but for the interest of the United States of America. Di ba nasabi naman ni Vice President yan? And I think that simply proves, no? Yung mga pumapasok talaga dyan sa area ng KOGC ay mga sinasamahan ng mga foreign operatives. Dito natin nakikita, no? Dito natin nakikita kung ano talaga gusto nilang gawin, kung bakit nila ginagawa ang kanilang ginagawa. So it's very clear. Actually, I went there also, attorney, no? Eh kasi yung mga, this past few months, nakita naman natin yung pagdami rin ng presensya ng mga puti na kung saan titignan natin ang kanilang build talaga ng katawan, really for like parang Navy SEALs. Kahit ako, nagpunta ako sa gym, kasama ako sa mga nag-workout doon, talaga mga puting malalaki. Pwede ito airport, sa airport lang din. Nakita rin po na tapos ngayon, ganito po nangyayari.
Tapos nakita po naman natin yung, like for example, what you have also topic about accepting 50, correct me if I'm wrong, 50,000 Afghanistan. Ano pong nangyayari ngayon sa ating Pilipinas? Especially, we know that there are motives also na kung saan may kinalaman din po ang Amerika dito sa nangyayari ngayon. Attorney, what do you think? Tama yan. We have, for the last few months, especially during this administration, the ever-growing presence of the American influence, no? Kahit nung ginawa nila na nagkaroon sila ng psychological operation dito sa atin at siniraan yung Sinovac at a time of pandemic, hindi pa rin natin pinalas yung mga Amerikano, no? Yung president natin is very pro-American. And then yung mga EDCA, and then yung presence ng mga puti dyan sa mga area ng Davao. In the policies of this government really is kowtowing to the American policy. Imagine magpapapasok ka ng mga Afghans, no, without even telling the Filipino people what are the terms and conditions of the agreement, kung hanggang kailan sila, ilan bang papasok, kung abot ba ng 100,000 yan, at paano pag ayaw na nilang nag-aabla ng visa, ang tanong nga dyan, pag ayaw ng US yung visa nila, hindi i-approban, at hindi rin sila tatanggapin sa Afghanistan, so anong saan natin sila dadalhin? Attorney, ito bang mga police na may mga patch ng American flag, kapag sila ba ay sinabihan o sila ay magdadahilan, nagkamali lang ng paglalagay, hindi po, siguro iniidolo po, pwede ba yung ganung rason? Hindi yan. That is an official, mga uniforms ng mga yan, may official guidelines yan, and I believe, okay, no, kahit na hindi ko alam kung may ano dyan, pero I'm quite sure na bawal kang maglagay ng insignia ng foreign forces. Bakit? Hindi ka naman Amerikano. Oh. So, quite sure, I'm sure na yung mga ano dyan, baka may operatives talaga ng puti dyan, ng mga Amerikano dyan. Kasi ordinaryo kang polis na ano, ordinaryo yung polis, galing ka kung saan ka kinuha para mag-conduct ng operation sa KOGC, bakit ka maglalagay ng patch-patch mo na ano, na US or American flag? Okay. Sino ba naman ang polis sa matinong pag-iisip na isa kang polis, daladala mo ang opisyal na uniform ng Philippine National Police, lalagyan mo ng patch ng US flag, no? Oo nga eh. Alam naman po natin na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay makailang beses nang nagsasabi na may plano ang Amerika. May banta, may report na tatanggap na may banta sa buhay niya. Yun nga ang pagpatay sa kanya, kikidnapin at papatayin. Yan po ang dahilan. Bakit hindi po siya, bakit pinoprotektahan niya ang kanyang sarili laban po dito? Dahil yung gobyerno natin ay nai-impluensahan na nitong mga Amerikano. Sinasabi nga natin na pro-American government na itong administrasyon ni Bongbo Marcos. Tama po yan. Pagaling ako sinabi mo, Brad, sa kapatid, tama yan. Yes, attorney, meron din po tayong tanong mula kay James P.S. Sabi niya po dito, hostage ang ginagawa nila ngayon sa KOJC compound para daw po mag-surrender si Pastor. Ano po masasabi niya dito, attorney? I think that's also a part. Tama yan. Magandang analysis yan na pinapakita ng mga ninatori na hindi kami titigil sa pangharas, pang-intimidate, pagsira ng property, at pag-occupy ng mga property ng KOJC kung hindi ka magsusurrender kasi kami nang napapahiya. Kaya gagawin namin to, harasin namin yung mga members mo para ikaw ay mag-surrender. Feeling ko that's a very good analysis. Paano kaya yan, attorney? Isang linggo na, umabot ng isang buwan, wala pa rin nangyayari sa kanila. Hindi po ba importante ang pera ng taong bayan na ginagastos nila sa araw-araw? Dahil uma-average po, according sa mga impormasyon din po na ibinibigay sa atin, ay nasa higit 1 million kada araw ang ginagawa nilang operation. Ganong kalaking gastos, ikukumpara mo naman sa 10 million, napakababa naman ng 10 million. Dalawang LC Land Cruiser lang katapat niyan eh. Kumpara mo naman sa operasyon nito. Kaya natin tinatawagan ang priorities ng PNP. Ang dami nangyayaring krimen sa atin. May mga actual na victims na everyday may nawawalang bata, may namamatay, naging victims of rape, ganyan. Bakit ganyan yung focus nyo dyan? Why are you wasting the resources in having so many police officers in that area if you can use them in actually combating real crimes happening in real time? Kaya ang tanong natin dyan, hindi na yan desisyon ng simple na regional director. Hindi yan simple na desisyon ng mga tao on the ground. If they're being, I think they're being pushed from high up there to do what they have to do. To do what they're doing right now. Kasi there's no other explanation eh.
Kung simpleng regional police ka, hindi mo gagawin yan kasi tatamaan ka, pag-explain ka, pagsasalitan ka sa Senado. Kaya lang iba to si Tore eh. Parang feeling niya nakasandal siya sa kanyang padrino at kung kahit anong gawin niya dito, gagawin niya kasi term. Alam niya hindi siya tatamaan. Correct term. Nakasandal siya sa kanyang padrino. Alam naman po natin kung sino ito. Kaya nga parang he was pushed to the wall eh. Nakita natin kanina naglalakad siya, tawag-tawag. Wala na siya mapuntahan eh. Ilang beses niya pinuntahan yung isang location. Pabalik-balik na siya. Di niya na alam kung anong gagawin. Dahil di niya naman makita si Pastor. At wala naman dyan. Hindi niya na alam yung gagawin niya. Patawag-tawag na lang. Just to at least to give like a buhay na moral ng kapulisan. Magpapakita siya ng katapangan. Pero naawa na lang po tayo sa ilang itsura ng ating kapulisan. Dahil lang, hindi naman po lahat ay tumatawa sa mga nangyayari. Dahil may nakita rin akong ilang mga pulis na talaga namang alam nila, nakikita mo sa mga mata nila at attorney eh. Nakikita mo na na-demoralize sila sa ginagawa. Isipin mo, attorney, mga kababayan, nag-aral, marami pa atang mga fresh graduates dyan eh. You studied for 4 years to have a dignified job to protect every Filipino citizen. And then dyan ka isasabak sa mga civilian, sasalakay mo ang walang kalaban-laban. Mamamatay ang mga sibilyan. Di ba? Hindi ba nakaka-demoralize yun? Dahil number one tama objective naman mo for you to become a police is to protect every Filipino citizen. Tama, tama. Kaya nga yung sabi natin is nakikita natin na I'm very sure yung ibang nagbibigay sa atin ng information, mga police ang mga yan. That they do not agree with what's happening. They do not agree with what they are doing, being asked of them to do, perform. Siyempre, lahat kayo, 4 years kayo dyan, ang buong tura sa'yo is you protect the Filipino citizen. Tapos ngayon, ginagawa kayong pangharas. Marami sa kanilang naiinsulto kahit hindi mga police sa Davao mismo. I think even the whole file in rank ng ating mga police. Alam ko na at maraming nag-message nyo sa atin na hindi po yan gawain ng mga tamang police. Kaya and I think that the fact that correct yung pangalan ng kapulisan mismo ang nasisira sa pinagagawa naman, marami ang I think on our side that they agree sa ating pinagsasabi ng ginagawa sa mga tao dyan is not only a simple police operation but plain and simple to intimidate and to harass. If we can flash also the video, eh, kasi mismo sila na po ang mga kapulisan na po nagsuntukan sila, nag-away-away na po sila. If makukuha po natin ang footage na iyon, may kita po. Yan, pakita natin. Yeah, sige po, hanapin po natin. Meron pong video tayo nakuha, sila na po. Nagsuntukan sila. Nagtalo-talo na po sila. Siguro hindi nila matanggap, may ilan din nila matanggap ang ginagawa nila. Mm-hmm. Madagdag ko rin yan, Franco at attorney. Dahil yung NBI, bago po sa ginawang paglusog ngayon ng kapulisan, ay nagsagawa rin na kamakailan dyan ng pagsisiyasat. At naging mapayapa naman kumpara dito sa ginagawa ng kapulisan. Sa NBI, umabot lang ng halos isang oras o mahigit na isang oras po yung ginawa nilang pagsisiyasat po sa buong lugar. Pero itong kapulisan, ginawang tirahan na. At baka hanggang bukas pa yata silang mananatili dyan o kung hanggang daw mahanap nila itong kanilang mga subjects. Yan ang mali yan. Wala yan sa police manual of operations natin. You cannot stay in occupying area. Dapat kung mag-serve ka ng warrant parties, you have a reasonable belief na andun yung taong i-arrest mo, nakita mo, meron kang intel, hindi yung baka dito, meron, kasi hindi yan search warrant. Ang search warrant is covered by a general, is a general procedure, iba rin yan, iba rin constitutional right yan. Kaya dapat iba-iba yung rules na tinatanggap. Bawal po yung gagawin ng police na mag-stay dyan sa area na yan. Pero dapat private property po yan. Yes, attorney. At sa nakikita nga natin, tayo nga, ng mga ordinaryong civilian, talagang makikita natin na hindi maganda yung nangyayari dyan sa KOJC compound, lalo na dyan sa Davao City, wala namang mga banta. Bilang isang presidente, di ba, dapat nakikita niya ang kapakanan ng mga Pilipino, lalo na dyan sa Davao City, at wala siyang pinipili, wala siyang pinapaboran, hindi selective yung kanyang pinagtatanggol. Tama po yan, no? Yun nga lang, sabi ko nga, hindi ko sinabi kung saan tayo pupunta kanina at mas minabuti na sinabi ko na I think that the Filipino people should be made aware of what's happening in Davao. Kasi I think ultimately the accountability and the help that we are looking for is with the Filipino people. Dapat mong makialam na ang sabi natin nga, hindi pwedeng decision lamang yan ng isang ordinaryong police director ng isang probinsya or ng region. Opo. Hindi niya gagawin yan kung walang utos sa taas. Oo, sabi nga ng mga kababayan dito, dapat makialam na si Bongbong Marcos Jr. dito sa nangyayari dyan sa Davao City. Malay natin,
Kaya nangyayari yan kasi nakikialam siya. Sa ibang ano, sa ibang side po 'yon, no, na nakikialam para halughugin itong KOJC, hindi dahil para mapanatili yung kapayapaan. Mali natin, yan yung kanyang paraan ng pakikialam. Kasi tao niyan, Filipino citizens ang mga yan, bakit mo pinapayagang mangyari sa kanilang mga ganyan? Namatayan na sila, namatayan ulit sila ngayon, hindi ka pa rin nakikialam. The logical reason is that yan ang paraan mo ng pakikialam. And yet, ang sinisisi ngayon, yung mga taga-KOJC daw, dahil ayan, dahil nandyan daw sila, trying to resist daw itong mga taga-KOJC, yan nga yung tahanan nila. Eh, bakit sila nagre-resist? Bakit sila alis dyan? Oo nga eh. Iba yung kwento nitong mga kapulisan na piling bida sila dito sa ginagawang pag-raid o paglusob nila dyan sa KOJC compound. Tama yan. They have the right to protect their property, their homes. Hindi pwedeng i-dictate ng police na bawal kayong pumasok dito, bawal yung gawin to, kami ay dapat andito. They have the right to ask a police officer to leave. Pag wala silang nakita, nagawa nilang kanyang service of warrant at wala silang nakita, they can ask these police officers to leave the area. Private property nila yan. Meron pa nga tayong namomonitor din dito, attorney, ha? Pati pala yung mga Surak portal ay sinubukan na pindoon yung kanilang mga subject. Yun nga eh. Pero tanong is, pumasok kayo kasi based sa inyong intelligence report, andito yung mga huhulihin nyo. Bakit hindi pala alam? Hindi nyo alam kung nasaan yung mga huhulihin nyo. Fishing expedition ang ginagawa nila, attorney. Yes. Pero feeling ko basta may yung explanation kanina na baka ginagawa yan para to pressure si pastor na mag-surrender. Kasi ito yung ginagawa namin sa mga kasama mo sa kingdom, sa mga followers mo, na pag hindi ka titigil, hindi kami titigil sa kanilang sa aming pangaharas. I think that's also a possible explanation. Attorney, makakasama po natin na ngayong hapon si partner Hannah Jane Sancho, nandyan po mismo sa KOJC compound nakatutok. Hannah, magandang hapon. Kumusta ang sitwasyon dyan? Hannah? Hirinig mo ba ako, Jay? Yes, oo. Hannah, kasama natin si Attorney Busantog. Yes, good afternoon, Jay. At good afternoon din sa'yo, Attorney Marlon Busantog. Live pa rin po tayo dito via phone touch. Dito po ako ngayon sa KOJC Central Headquarters sa Davao City. At kanina, inikot po natin yung buong compound po natin dito para alamin lang po yung estado matapos yung pag-ikot po ni General Torre. Nung hindi na po kasi nag-ikot si General Torre, medyo nag-relax na po yung ating mga kapulisan. At karamihan sa kanila, kung makikita nyo doon sa mga videos na ipapalabas natin dyan, ito yung bar down na yung mga kasamahan na, yung mga taga Philippine National Police, including yung taga Special Action Force and other units, ano. Karamihan sa kanila, bulagtana, nakahiga na, doon sa mga Bermuda po natin, doon sa gilid po ng JMC, doon sa piyasa, kung saan makikita yung mga restaurants po natin dito sa loob ng KOJC compound. Maging din po doon sa hangar, sa loob at sa labas ng hangar, nakahiga na rin po sila doon. At ganun din po, ano, dun sa iba't ibang mga locations, they're everywhere po hanggang sa mga oras na ito. The Philippine National Police, they are outside gates of Kingdom of Jesus Christ and they're inside the compound. Makikita niyo po dyan, iba pa nga ang problema nga namin sa kanila yung mga basura, kinalat na lang nila kung saan-saan, umiihi po sila kung saan-saan din. Nasa sobrang dami po nila na pumasok po dito sa ating compound, yan po, nakabulagta na po sila dahil madaling araw pa po o ilang araw na po silang madaling araw na nagsistay o ilang araw na po silang walang tulog dyan po kung saan po sila galing at ibinyahin po dito. And to be fair lang, ano, Jade, Franco, and Attorney Marlon, dun po sa ibang mga police na nakausap ko personally and even doon sa mga ibang full-time miracle workers, missionaries po natin dito, kinausap po sila in a nice way, tinanong kung kumusta na sila. Some of them talaga, wala palang breakfast. Yung iba sa kanila, pasado lunch na sila nakakain, nakainom ng tubig. And yung nag-ikot na si General Torre, medyo hindi na ganun ka mainit yung ulo ng mga pugit. When sila mismo, naka-witness, wala talaga si pastor or even the co-accused dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Central Headquarters. And every time lumalabas si General Torre sa mga buildings or whatever na mga facilities natin dito, lagi niya pinipeptok yung mga police na kasama niya. Sinasabi niya na to tell them to legit, that he is legitimizing, no?
whatever it is, his reason or basis na pumasok dito sa ating compound. And marami sa kanila ang nakakausap natin at mga KOJC missionary workers na talagang pailing-iling talaga sila na hindi na nila maintindihan, wala naman pala si pastor dito, pero hanggang ngayon nandito pa rin sila sa loob ng compound. And sabi nga, when our lawyers, sina Attorney Dina Tarantino, when they personally asked John Lothori kung hanggang o anong oras sila mag-stay dito sa compound, hindi talaga, wala, hindi siya sinagot. I even confronted General Torre. I had an opportunity to confront him kasi this sa pag-iikot natin since madaling araw, nakita ko talaga yung mga inatake sa puso, inatake ng anxiety, ng panic attack. At ako bilang missionary ng Kingdom of Jesus Christ, hindi katanggap-tanggap sa akin yung ginawa nila dahil marami doon mga kababaihan, senior citizen, and minors. Yung mga bata na hindi namin pinalabas, alam namin papasok ang police, at alam naman, hindi naman namin basa-basa na lang yung mga magulang nila na nandito sa loob ng compound, ilalagay kung saan-saan ang kanilang mga anak. Kaya nilagay sila sa isang lugar na safe sila, but then, pinasok sila ng police. Nung pinasok sila ng police, ang nangyari, nagulat yung bata because of what happened last June 10, hindi pa nakaka-recover yung ating mga kabataan. When they saw the police, a lot of our children, 14, 13 years old na mga bata, talagang inatake na sila ng anxiety and panic attack. Oo. And alam mo, alam nyo, Attorney Marlon. Ana, yes, masingit ko lang ha. Marami sa ating mga kababayan dito sa mga netizen nagsasabi, huwag na daw tawaging General Dalo dahil bastos daw at walang puso itong si Torre. And speaking of Torre, lagi siyang may kinakausap sa phone. Gayong sinabi ko kanina, I confronted him. I asked him what is his reaction after na may namatay na missionary worker dito sa loob ng kingdom. At mga bata na naapektuhan, they are more traumatized sa ginawa ng mga pwersa ng PNP dito sa loob ng compound. Alam mo, tumalikod siya sa akin, and then, may kausap pa talaga siya sa phone, o ano ba? Wala siyang pakialam. Alam mo, nakaka-insulto lang, alam niyo kung ano, is that, every time pumapasok siya dito, paglalabas siya, pinipitsura niya, kayo niya sinisend. Sinasabi niya na, ito yung mga lugar kung saan daw, ginaginto ganito ni pastor, yung mga babae, ganyan. And then, one of our full-time workers, missionary workers, nakita si Blenda Portugal sa labas ng compound. May kasamang mga lalaki at babae. And we are assuming that this Blenda Portugal is in contact with Torre. Oh. But he is inside the compound at iniikot-ikot to. Ah, bagahan ha. Yung habang nakahawak ng telepono, itong si Torre, si Blenda Portugal, yung sinasabi mo, ang nag-guide sa kanya kung saan pupunta. Tama ba? Exactly. Kasi nandito eh. Nasa labas ng compound si Portugal. Grabe. I mean, the nerve, ano? The nerve ng liar na yan, na umakusa kay pastor, na binasura na nga ng prosecutor dito sa Davao City yung kaso niya dahil walang makitang ebidensya, walang probable cause, at dahil nasa init ay political persecution, binuhay ang mga kaso na ito against pastor. At yun nga, alam mo, Jade, ano? Hindi na natin masikmuhay yung mga itong klaseng tao na ganito yung papel nila sa buhay at manira ng kapwa. Lalong-lalo na sa isang tao tulad ni Pastor Apollo Siquibuloy, who is a holy man for all of us here in the Kingdom of Jesus Christ. And yun, hindi natin na maati na may mga taong tulad niya na tumalikod kay Pastor, tinaygro na siya, ginawan pa ng kasalanan na hindi niya ginawa. Diba? Napaka-insulto talaga yan sa hindi na kay Pastor, sa lahat ng naniniwala kay Pastor Apollo Siquibuloy. And for the record lang, no, Jade, Attorney Marlon at Franco, lahat ng mga workers dito, missionary workers, hindi talaga tayo nag-resist. Pinapasok na nila ang mga police, and we were there to witness kung ano ang gagawin nila. Maybe hindi inaasahan ng PNP na ganun tayo, na pinayagan sila, na umikot dito. Ayaw ng mga abogado natin na lahat sila pumasok. And then, anong sagot ni General Torre kanina madaling araw? Not on our terms. Yan ang sinasabi niya. Pero sana man lang, di ba, yung consideration na may trauma yung mga tao dito matapos yung nangyari last June 10. Walang ganong klaseng consideration. Alam mo yung sigaw ng mga workers dito? Well, they were forcing yung puwersa ng PNP na pagpasok mula doon sa hangar, Jade. Meron tayong fence doon. Sinira nila yung fence para makapasok yung police doon sa hangar area. Uh-huh. And then, ang ginawa nila, talagang pinusasa nila
pinadapa yung mga tao doon, ilan sa mga lalaki, pinasasa nila. Mga babae din? Ulan, babae, lalaki. Yung intel natin na nilabas natin nung ano, press con, yun na yun ang ginawa nila doon sa likod. At hindi natin maintindihan, pinapasok naman ng mabuti itong mga polis doon sa ating gate. Bakit kailangan pa nila sirain yung mga fence natin sa likod? Oo, sinasabi nga. At hindi lang yung fence na yun, Jade. Sabi nga, Hana. Ako mismo naka-witness. Mm-mm. Sinira din nila yung fence natin doon sa area sa Medina, yung sa pinakalikod pa, at nagtapon pa sila ng tear gas. Nandoon ako nung sinimulan nila yung tear gas. Nakainag lang ako, Jade. Grabe. Franco, dahil may asthma ako. Talagang sinakit ako ng sasakyan at lumipat kami. Mm. Yun talagang ginawa nila. At hindi ko na naabutan yung pumutok. Oo, yung parang bomba. Na isang dahilan na pag-atake sa puso ng isa sa mga missionary workers natin at ikinamatay niya ito. Talagang dead on arrival siya. Dinala siya sa ospital. Makikita nga natin na walang maximum tolerance yung ating kapulisan. Ayan, ako makikita nyo, pagpasok nila, pinagpapalo nila, may dala silang pamalo. Grabe. Mm. Pero Hana, until now ba, naka-lockdown pa yung areas ng hangar? Kasi nga kanina, di ba, ay kinordon ng mga kapulisan? At walang bawal pumasok yung mga missionary workers doon sa mismong hangar banda? Medyo no, around 12, between 12 to 1, umikot na ako. Kasi sa sobrang init yun talaga, yung mga tao na nakaharang ng mga pulis doon, wanda, bumigay na yung mga katawan nila. Humiga na sila sa gilid ng Bermuda. So, yung lock, yung mga daan na hinarang nila, nakakapasok na yung mga sasakyan namin. Kaya namin napasok yung loob ng hangar. At makita namin nakahiga na doon yung mga pulis. I think SAP sila na naka-combat, naka-full combat gear, no? Naka-combat uniform doon. At binibidyohan namin sila. I was asking kung nakainan na ba sila ng tubig, nakakain na ba sila. Some of them were shocked. Sinabi ko na, sabi ni General Torre, 3 days na siya mag-stay dito. Biruin mo, lalabas-pasok dito si General Torre sa headquarters ng Kingdom of Jesus Christ for 3 days. So, iwan niya yung mga pulis dito. Walang toothbrush. At bukod dyan, wala kami toothbrush. Oo. Walang ligo. Ana, madagdag ko lang. Kung 3 days silang mananatili dyan, 3 days din bang nasa labas yung mga missionary workers na ayaw papasukin ni Torre? Parang gano'n na rin. Kasi sila kasi ang nasusunod, sinong papasok, sinong lalabas, ayaw papasukin yung mga, may mga missionary, mga members na yung gustong pumasok dito. Ayaw nila papasukin. Pero, pero may na-monitor din tayo, Hana, na ang pinapapasok ni Torre, hindi mga missionary workers, hindi mga members, mga parang spy ata, naka-mask pa, mga civilian, hindi natin kilala. Tell nila yung Jade to investigate. Gusto nila, yung mga intern nila, mag-blend even sa mga suot ng mga workers. Pero hindi nila, kahit gaano ay kadami dito, Jade, Franco, kayo, ilang beses na kayo nakapunta din sa headquarters. Alam na alam ninyo kahit kapareho natin ang damit kung Kingdom citizen din o hindi. Alam na alam yung lakad pa lang kahit sa malayo. Alam na alam natin yan kung Kingdom citizen yan o hindi. Kahit pasabihin natin kapareho natin silang damit. Oo. Sa ngayon ba, Hana, may mga nabalitaan din tayong mga isinugod sa ospital? Yes. Actually, nagpatulong nga tayo kaya tumawag si Attorney Sirion sa 911 kasi nga may mga kabataan tayo nag-panic attack. There was one patient na kailangan isedate kasi every time maririnig niya yung kahit anong kaluskos, tataas yung blood pressure niya, tataas yung anxiety niya, nagkakaroon siya ng panic attack. May iba naman mga bata doon, nahihilo, masakit ang ulo. Yung mga senior citizen, tumataas yung blood pressure nila. So, medyo, exhausted din ang ating mga medical, yung medical team natin dito sa loob ng compound. So, sobrang dami din ng mga tumaas yung BP, yung mga nasugatan. So, kailangan din ng reinforcement. That's why tumawag talaga si Atty. Torion na 911 dito sa Davao City na pinigilan naman tumasok. Oo, at ang nakakalungkot, itong si Torre, parang gusto niya yatang magkaganyan yung mga members dyan na hindi niya kinukonsider yung kapakanan ng mga missionary workers. Yun nga eh, parang wala na talagang, hindi na susunod ang rule of law. Pero alam mo, Jade, Franco, parang dinadahilan na lang yung 3 days na pag-stay dito eh. Kasi alam mo, inikot naman talaga niya lahat ng compound. Hindi lang siya, pati yung mga polis. Mm. So 1,000, the 3,000 number of PNP is more than enough para punta ng bawat sulok. Bawat sulok ng compound natin. At yun nga, ang hindi niya inaasahan, wala si Pastor Apollo Sikibuloy and his co-accused
sa kahit saan mang lugar dito sa loob ng KOJC Central Headquarters natin. At sabi nga ni Atty. Perion kanina na may information din nakarating sa kanya na after this, after daw dito sa ating headquarters, eh, balak din nila puntahan yung iba pa natin ng mga religious compounds. And I think they're also targeting at Tamayong, Our Prayer Mountain, and Tamayong, and Dory Mountain, and Kitwog, and kung saan pa yung mga lugar na pinuntahan nila na hindi rin nila nakita si Pastor. Also, Hannah, are we expecting more coming from the kapulisan? Balak pa ba nila na magdagdag pa ng puwersa diyan sa loob ng compound? Anong pinaplano nila? Are they planning to like really invest more kapulisan to really at least get us somehow the territory inside the compound? What's their plan since nakita nila na wala si Pastor? Tapos ngayon, para pinipwestuhan nila. I can't answer that, Franco, no, if they're going to add more reinforcements. Kasi sobrang dami nila, overkill na yung number nila dito, magdadagdag pa sila. Magdadagdag lang sila ng taong iihi sa Bermuda natin dito at ano, magkakalat dito. Ano naman, di naman sila pakalat-kalat. They stay in one place naman, but they're everywhere. Nakiusap kami, sir, kung iihi naman kayo, pumunta naman kayo sa portal. Eh. Kung kakain kayo, itapon nyo naman sa basura. Kasi ang linis ng lugar natin, di ba? Mahiya naman sana sila. And, simbahan to. Kung ginawa natin sa simbahan nila, ihian din natin yung mga ano, simbahan nila kung saan-saan, itapon din natin yung mga basura, hindi pa sila ma-insulto? Kayo, hindi pa ka-insulto ng ginagawa nila dito sa lugar natin. Pero sa ngayon, Hana, mag-break, nag-break muna sila. Wala munang nag-sisiyasat, naglilibot sa paligid ng compound. Dahil sabi mo nga, tapos na. Para bang may ano pa ba, bagong, another batch na naman na mag-i-inspect? Mamaya? Actually, nag-inspect, hindi lang isang beses na-inspect. After nag-inspect yung isang grupo, there's another group na naman nag-inspect. So, ilang beses pa sila mag-inspect? Tapos mag-inspect na naman sila ulit. Ang sinabi lang ni Janet, sorry, gusto niyang bumalik dito at magdadala daw siya ng equipment na ikakabit sa wall para tingnan daw kung may tao daw doon o wala. Legitim. At kung may mga secret or hidden rooms daw doon. Pero ang thermal scanner na sinasabi nila. Wow. Pero yan ba ay lehitimo? Yan ba ay saklaw doon sa kanilang mandato? Alam mo, yung legitimacy and lawfulness is already an understatement under the leadership of Tore leading all these police officers dito sa ating compound. At marami sa kanila, actually, nila natutuwa sa ginagawa ni ni Tore na yan dito sa ating lugar. And karamihan sa kanila gusto nang umalis. It's because dahil walang instruction sa kanila at naghihintay sila, kaya natutulog sila sa mga Bermuda natin ngayon dito. Grabe, ano? Bukod sa perwisyo, takot na idinulot nila doon sa mga KOJC missionary workers, mga bata, eh naghasik pa sila, nagkalat pa sila dyan sa paligid. Despite that, ano, Jade, Franco, ang lahat ng mga missionaries dito sa kingdom, dito sa loob ng headquarters, talagang maximum restraint din talaga. Talagang tinolerate talaga natin. Kahit ako, nagkapasa na ako sa arms kasi para tiyakin lang talaga na walang gulo kasi we will not give them a reason para mag-declare ng martial law ang gobyerno. Gamitin nila yung ginagawang kaguluhan dito sa ating compound. Dahil nakita naman nila, pumasok sila na maayos, tayo pa nga ang nasaktan, namatay na tayo, marami ng bata ang mas lalo pang na-traumatize sa ginawa nila. Ang tanong lang ng ating mga kababayan dito sa loob ng compound, hanggang kailan nila tayo iti-terrorize sa loob ng ating tahanan? How long are they going to? Ano, pinapahaba nila yung agony natin dito sa loob eh, with their presence. Their mere presence alone is a torture to all of us here. Lalong-lalo na Jade, Franco, Attorney Marlon, noong mga naka-experience ng karahasan ng June 10. Oh, oh. This is too much. Oh, meron tayong natanggap din na balita, Hana, mas maganda ikaw na mismo ang makabigay ng kalinawan nito. Dahil ang ibinabalita ng ilang media, ang sanhi, ang dahilan, ang pagkamatay ng ilan nga sa mga kapatiran natin dyan, ay hindi dahil sa raid, ha? Dahil daw sa over-fatigue. Sige nga, itiergas mo sila at magpaputo kayo doon. Okay. I want to clarify this. Hindi sa puso kung may ano, kung may sakit kayo sa puso. Kung over fatigue, aba, kung makapag ano sila, makapag rason sila,
na-check ba nila yung medical records ng namatay, nung mga nasaktan? Ah, kakaibang police sila. May kakayahan na pala sila magbigay ng medical na wala man lang basehan. As you can see, they give statements without any valid basis. Napaka-unfair noon. Tapos iaasa natin ang ating welfare, ang ating peace and order sa mga itong klaseng police. Nalulungkot ako sa mga media dahil talagang nagiging sa halip na taga-protektar at nagtataguyod ng para sa kapakanan ng mga kababayan natin. Abay, natitwist na yung balita. Ni iba na yung istorya. Oo. And hindi nila maano yan kasi may witness kung paano namatay. Mga kamag-anak niya, kasama niya nung iatake siya sa puso. Oo, hindi ba nila... Hindi tayo na-overfatigue kasi nagpapahinga tayo dito. Nagpahinga tayo bago sila lumusog. Kung ma-overfatigue man tayo, ngayon tayo ma-overfatigue dahil hindi pa natutulog yung mga kasama natin mula kahapon na nagbantay tayo. Kaninang madaling araw. Kabilang na. Kayong mga reporters na nakatutok dito at ang mga vloggers din na nakatutok. Simula pa kagabi, mabalitaan ko nga, nakatutok kayo dito dahil may mga banta. Ito na nga, ginawa nitong si Tore. Alam mo, gusto ko lang i-recognize yung mga balatero, sina Ka-Eric, sina PL, talagang sinamahan ang Kingdom of Jesus Christ sa nangyari. So, yung presence ng balateros, ibang mga media na nandito, at yung mga sina Ka-PL, at iba din ng mga reporters dito, no, at yung mga members ito, talagang